Alam mo na yung kwento ng lansang at martilyo? Na yung may isang bata na kung saan lumapit siya sa tatay niya na kahit papano sabi niya, pa, ayoko nang magalit. Ayoko nang ganitong klaseng ugali. Bakit? May mga bagay tayong nagagawa na hindi natin gusto. Kaya nung ginawa ng tatay niya, halika anak, punta tayo sa likod. Kumuha ka ng martilyo, kumuha ka ng lansang. Every now and then, pag nagagalit ka, maglansang pa. Tama? Hala, ibig sabihin, everyday, nagalansang yung anak niya. So first day, 75 na lansang yung nalansang niya. Kasi bakit? Lagi siyang nagagalit. Ibig sabihin, para bang naging ugali niya ng magalit. Pero alam niyo maganda, habang nagalansang siya, nagiging aware na siya, nagalit pala siya. Pag kinabukasan, hindi na 75. Ilan na? 70 na lang. Bumaba na. Kasi bakit? Parang hinahandle niya na yung sarili niya. Pagka next day, 50 na lang. Pagka next day, yung lansang na nalansang niya, 30 na lang. Hanggang pagkatapos ng 2 weeks, wala na. Hindi na siya nakalansang. Bakit? Inoobserbahan mo yung sarili mo. Kung nagagalit ka ba, dapat ka bang magalit? Or kahit paano, magsistay put ka lang. Ngayon nakalansang na lahat. Sabi niya ng anak niya sa tatay, Tay, nalansang na lahat. Hindi na ako nakapaglansang. Halika na, balik tayo doon. Anong ginawa niya? Pinabunot lahat, no? Lansang. Kasi bakit? Wala naman siyang may lansang. Pinabunot lahat. Pagkabunot niya ganyan, nagtanong siya, Tay, ginagawa mo ba akong tanga? Pinapukpok mo akin yung lansang sa martilyo, ngayon tatanggalin ko. Sabi niya, basta gawin mo lang. Tinanggal niya lahat. So, ang daming lansang. Sumaliha, sabi natin 300 na lansang. Ngayon, pagtanggal niya lang lansang, pa, tapos na. Sabi ng tatay niya, anong nakikita mo? Butas na. Butas na yung nilansangan niya. Yung bakod kasi yung nilansangan niya, butas na. Ano pang nakita mo? Sira na yung bakod. Yan ang mangyayari sa'yo kung hindi mo i-handle yung galit mo. Masisira yung tiwala ng mga taong mahal mo kapag hinayaan mong magalit ka. Minsan hindi mo maiwasan. May napapahamak na pamilya, may nasasabi ako sa inyong hindi ko gusto. At minsan pag nasasabi ko sa inyo, nakukonsensya ako. At yan yung problema sa galit. Kaya nga minsan, kailangan mong salain yung naririnig mo, yung trigger na ikinakagalit mo at tanungin mo, totoo ba to? Kasi pag hindi mo kayang i-handle yan, mapapahamak pamilya mo. So sa time na magagalit ka, isipin mo yan. Na may pwedeng mapahamak dahil sa galit mo. Pwedeng ikaw, pwede yung pamilya mo. Kung ayaw mo, katutukang alamin kung ano yung trigger, na may pwedeng mapahamak dahil sa galit mo. Pwedeng ikaw, pwede yung pamilya mo. Kung ayaw mo, katutukang alamin kung ano yung trigger, matuto kang i-handle yung galit mo at higit sa lahat at matuto kang magtanong kung may naririnig ka, totoo ba to o hindi? Kasi may mapapahamak.